Morning, guys. It's 9:45 a.m. Saturday, so it's weekend, and I have kagigising ko lang po, so I have to prepare breakfast. Pulog po tayo tubig at para po sa oatmeal, kailangan natin magbawas ng sugar at cholesterol, kaya oatmeal muna pagka umaga. Lalo po tumatanda ka, kailangan mo po ganito. Habang naantay pong kumulo ang ating tubig, eh exercise muna tayo. Kahit konti lang. Ito po ang aming breakfast ngayon. Ayan, healthy food para sa mga matatanda. Tayo. Kaya po tayo. Ayan. Ayaw magpakita ng asawa sa video kasi ano daw siya. Nahiya bagong gising. Ako na lang. Kahit bagong gising, hindi ako nahiya. Kaya po tayo ng breakfast. Naku, napakasarap nitong breakfast na to. Napakamalasa. So Saturday po ngayon, so it's our grocery day. Samahan niyo po kami mag-grocery ka mamaya. Kung saan kami namimili ng mga gulay-gulay. Saka ano pa mabili natin? Ha? I don't know. Iglilista po mamaya mga bibili namin pa. Grocery. Kaya, amin na. Mahirap na makalimutin ng mga tatanda. Tanda na kasi. Ang sarap! Sipin nyo na lang pag kumakain kayo ng oatmeal. Ano siya? Ang tawag na ito? Ang tawag na? Ano sa, ano, yung parang bigas? Hindi. Luga? Ang sosyal na pagkain. Anong kalimutan ko pa meron? Kalimutan. Hindi, parang pasta. Parang ano siya? Hindi siya ravioli. Ang ravioli, di ba yung parang... Basta, nakain ko sa mamahalin na restaurant, malmahal. Parang kanin lang rin naman. Bukuntahan pa ba tayo mamaya? 11, pwede ka pa yung cake. 11? Tayo na lang? Tayo na lang. Okay. Kasi baka mag-usap ka pa po mo. Jubi-jubi pa ako. Sarap talaga ng oatmeal. You should try this, guys. Pero pagka medyo nag-edad-edad na kayo, the best to. Pag mababa. Pag mataas yung cholesterol nyo, pag mataas yung sugar nyo. Cholesterol? Ito. Pag mataas ang cholesterol nyo, ito ang sagot niya. Siyempre, kailangan nyo rin mag-exercise. Kaya, konting exercise lang. Iba kung mag-crack na yung mga buto nyo. Kung matanda na kayo. Tulad ko. Tanda na.
Yan po, maga. Mayroon mag-ulan po ngayon. Kaya ano natin may jacket, medyo malamig. So, let's go. Guys, so punta po tayo ngayon sa may mimit po tayo. Kuha tayo ng cake. Kasi birthday na ni... Sino ba may birthday? Kuya. Ha? Kuya Joven. Kuya Joven. Ah, birthday ng Bilesco. So, yeah. Puntahan natin. Puntahan natin yung bibila natin ng cake. Medyo maulan po ngayon. Kung nakikita nyo po, ilang degree ba? 7 degree. 7 degree Celsius ngayon. So, medyo malamig, pero hindi naman ganun kalamig. Dito na po tayo. At hanapin na natin si Kabayan. Si Kabayan na nagbibenta ng mga cake. Ganito po talaga sa mga sa kalaban mo kumita ng extra kasi nahirap ang buhay, hindi lahat, you know, malalaki ang sahod, iba kailangan ng extra income. Saan ka ba nung nagpigap? Doon, sa kabila. Ah, okay. Let's see kung nandito sila ate. Andiyan yung kalimitan sila ate. Nakabukas lang. Yan guys, habang naantay ko si Mrs. kumukuha ng cake. So yun yung ibang ang kababayan natin dito gumagawa ng paraan para magkaroon ng extra income kasi syempre hindi naman lahat maganda ang trabaho. Hindi naman lahat malaki ang sweldo. So after this, siguro punta kami ng bangko. Kailangan ko rin mag-English. Hirap mag-English talaga dito guys eh. Sometimes, you know. Hirap. Minsan pagka hirap mag-English. Sa totoo. Totoo lang guys, ang hirap mag-English. Lalo na kapag ka bago-bago ka. So yun dapat ang tatandaan nyo pag pupunta kayo ng mga ganitong bansa. Dapat prepare kayo sa mga ganyan. Dapat di kayo nahihiya. Dapat kahit pa paano maroon kayo ng basic English. Kasi ang hirap. Mahirap. Mag-drive. Pangirap mag-drive ba? Habang nag-video ko. Na-pick up na ni Mrs. yung cake. So, we are going to the bank. Sa bangko na naman tayo at mag-English-English na naman ako. English-English na naman. Kahit di marunong mag-English. Tatayin choice. Ano natin mag-English? Ay, mali pa kaya aking dinaanan. Ayan. So dito na tayo sa bangko at kailangan natin mag-sign ng ating mga document. Kailangan ko na mag-English. Ako pa. Nerf talaga ako mag-English. Yeah, mushroom. Yeah. Try a brochure. Kuha tayo ng apple. Mili tayo ng maganda-ganda. Ambrosia. So, eto po guys ang farm produce na tinatawag. Medyo mura-mura po ng konti yung presyo po dyan. Kaysa sa
mga groceries like Walmart or mga basta mas okay yung presyo dyan eh. Tsaka mas parang mas fresh siya. Parang mas fresh yung mga gulay at saka mga prutas. Kaya madalas kami dyan mamili. Ay, kita mo naman, iba't ibang klaseng mga prutas and gulay ang makikita dyan. Tsaka may kaibigan kasi dyan, si Mrs. Kaya dyan kami bumibili. Fresh na, mura pa. Kaya maganda mamili dyan sa farm. Hindi ganong mahal, cheap ba siya? Groceries all done, guys. So we are heading home. Heading back home. So wala nang, meron pa kami pupuntahan mamaya. Ayan, ayun. This is my car. Wala po natin mag-sanitize. Pagkagal natin sa palengke kasi alam mo na, palengke talaga. Park kasi siya, di ba, palengke. Kasi kailangan natin maging maingat. Alam mo na, marami lang may kaso ng COVID. Okay, let's go! Let's go home! And we're back, guys. Nandito na tayo sa bahay at mag-ano na tayo ng mga groceries natin. Ang gagawin ba natin sa groceries natin? Nagluluto na ba tayong tanghalian? Hindi na. Hindi muna. Ah, okay. May pupuntahan pa ba tayo? Wala na? Okay. Ay, ang bango ah. Kung nagluluto yung kapitbahay ng may sibuyas. Sibuyas yung pagkain nila. And dito na po kami sa bahay. At kailangan nang ayusin ang mga groceries. So, hindi naman po ganun karami yung binili namin ngayon. Mga gulay-gulay lang para sa pang-araw-araw ba. For 1 week. Yeah. Yan po yung mga pinabili namin ngayon and kailangan po namin hugasan muna yung mga yan bago namin ilagay sa rep. Alam nyo na, it's a precaution. So, yun, that's all for today, guys. I hope you like my videos and please subscribe to my channel and see you on my next video. Peace!